Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay muli naririto sa salita ng Panginoon upang tayo ay mag-aral. At ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Mark chapter 10 verse 13 to 16. Mark chapter 10 verse 13 to 16. At ito po yung tagpo na kung saan pinagpala ni Jesus ang maliliit na bata. Anong leksyon ang ating makukuha rito? Basahin natin. At tinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang karian ng Diyos. Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa karian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon." At kinalong niya sila, pinatong ang kanyang mga kamay at sa kanila at binasbasan sila. Itong salita ng Panginoon, tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Muli nawa magkaroon kami ng ugaling bata sa aming pakikinig ng salita na handang tumanggap, handang umunawa. At kailangan namin ng tulong ng iyong Banal Espiritu upang magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawan. Nang sa ganun, may handa namin ng aming sarili, naming pamuhay ang aming pong matututunan. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga bata ay bunga ng pagmamahala ng mag-asawa, natalam natin ito. At kaya ang Panginoon natin ay nagturo tungkol sa sagradong pag-aasawa. Ito ay institusyong itinatag ng Diyos at ito itinalaga na isang pagbubuklod na hindi kailangan at hindi dapat nasirain o wasakin ng sino mang tao. Sapagkat ang mga anak ay magdurusa pagdating po sa hiwalayan, sa diborsyo at muling pag-aasawa. Kaya narito ang pagpapalaga ng Diyos sa mga bata sapagkat natural, kapag may diborsyo, saan pupunta ang mga bata? Pero may mga magulang na kanilang pinalagahan ang kanilang pag-aasawa, kaya napakaganda ng kanilang pagpapalaki ng kanilang mga bata. At dito mapapansin natin na dinala ng mga magulang ang kanilang mga anak kay Jesus upang kanyang pagpalain sila sapagkat sa paghawak ng kamay ng Panginoon ay naniniwala silang sila'y makakatanggap ng pagpapala ang kanilang mga anak. Ngunit mapapansin natin, sinaway sila o sinaway ang mga magulang ng mga alagad mismo. Bakit? Kaya dito natungkunan natin ng leksyon ang pagdala ng mga magulang ng kanilang anak kay Jesus at bakit ito sinaway ng mga alagad. Now, tignan natin una, mga kapatid, ang pangyayari at kalawa, ang paglalapat at panghuli, ang mga leksyon. Now, una, tignan natin ang pangyayari. Sa pangyaring ito, basahin natin ang verse 13. At dinadala ng mga tao sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Now dito mapapansin natin na may dagdala ng mga tao ng mga bata kay Jesucristo. Natural. Tsak, sigurado, mga magulang ang nagdala nito kay Jesucristo. Now, kung ating pong titignan, ang sinabi dyan ay mga bata. Sapagkat ayon kay Marcos, sa kanyang pagkakasulat, ito'y tumutukoy sa mga 1 hanggang 12 taon na bata. Yung po pagkakasabi sa Gregong paggamit. Pero pagdating naman kay Lucas, ang ginamit dito, ang pagkakatawag ni Lucas ay mga sanggol. Tignan niyo ang sabi sa Luke 18 verse 15. Noon ay dinala sa kanya maging ang mga sanggol upang kanyang hawakan sila. Subalit, nang makita ito ng mga alagad, sila'y sinaway nila. Now, alin ba ang tama rito? Sanggol o yung bata? Now, mapapansin natin na ito pong bata o sanggol dito, may kahulugan to figuratively, ito'y tumutukoy sa mga immature na mga Kristiyano, mga sanggol na mga Kristiyano na hindi pa makatayo sa kanilang sariling pananampalataya. Kailangan pa ng mga pagtuturo, pag-aakay, at magpapalakas ng kapwa.
Pero mapapansin natin, kalaunan, ginamit ni Marcos ang salitang kinalong. Ang sabi sa verse 16, at kinalong niya sila, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at binabasbasan. Sa makatwid, ito po ay isang bata na malaki. May tama rito, pagkatumpak dito si Marcos na ang sanggol dito, bata rito ay mula 1 taon hanggang 12. Pero ang tukoy naman doon kay Lucas ay 1 sanggol. Pero mapapansin natin, kinuha ito ng Panginoon, no? Kinuha, nilagay sa kanyang kandungan at ikinalong yun naman yung iba. Meaning, ito po ay mayroong sanggol at mayroong ding maliliit na bata kasama. Nakakabagbag damdamin po rito ang ipinakita ng Panginoon na kanyang kinuha ang sanggol at mayroon siyang kinalong sa kanyang kandungan. Pero mapapansin natin sinaway ng mga alagad ang mga magulang. Bakit kaya? Bakit kaya? Natingnan natin ang pangyayari, ang konteksto ng nangyayari dito. Now, ang salita pong dinadala sa verse 13, mga kapatid, sa Griego po niyan, sa salitang Griego, sabi niya, at dinadala ng mga tao sa kanya ang maliit na bata. Yung salitang dinadala, ang ibig po sabihin niyan, ito'y kanilang ginagawa ng paulit-ulit o patuloy, walang humpay. Meaning to say, they keep on bringing their child kay Hesus Kristo. So, kung ganito nangyayari, ang mga magulang ay nagkakasiksikan dito dahil hindi lang isang magulang to, marami pa ito. May mga maliit na bata, may malaki na 12 years old. Talagang sinisiksik ng mga magulang ang kanilang mga anak upang mauna silang makarating kay Jesus at hipuin ng Panginoon ang kanilang mga anak. So, ano pong nangyayari dito? Now, dito po ay nagkakaingay. Sapagat ang mga bata umiingit, maring umiiyak ng mga bata rito na paulit-ulit na dinadala, talagang pinipilit. Gusto nilang mahuwakan ni Jesus ang kanilang mga anak. Bakit nang ginagawa ito? Sapagat mayroon silang kaugalian na kapag nag-celebrate na ang kanilang anak na 1 year old, ay kailangan nilang dalhin ito sa mga rabay sa panahong yon. At si Kristo, kinilalang rabay dito. Kaya naniniwala silang may pagpapala na matanggap ang kanilang mga anak. So, yung scenario rito mga kapatid, maingay. Maingay talaga. Nagkakaiyakan ng mga bata, nagkakaunahan ng mga magulang, at naabala ang pagtuturo ng Panginoon na marami mga tao ang nakikinig dito. At dahil dito ay ang mga alagad nakikinig din ay naistorbuhan sila, naiinip sila. Gusto nilang protektahan ng Panginoon sa kanyang pagtuturo. Gusto nilang protektahan na huwag maistorbo ang Panginoon. Kaya galit sila na sinaway ang mga magulang. So may kita nila sa mga alagad na ito, talaga namang mahalaga sa kanila ang mga doktrina. Mahalaga sa kanila ang makinig ng mga pagtuturo ng Panginoon. Nakikita natin na talaga masigasig ang mga alagad sa mga aral, mga turo ng Panginoon sapagkat nais nilang lumago. Ngunit isang bagay ang kanilang nakakaligtaan. Nakakaligtaan nila ang mas mahalagang bagay na dapat nilang bigyan ng pansin. Kaya ang Panginoon nakita ito sa kanyang mga alagad, yung ugaling ito, naggalit ang Panginoon sa kanila at sinaway sila ni Jesus. Verse 14, ngunit nang ito'y makita ni Jesus, naggalit siya at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Di ba ito'y mabigat na rebuke ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Katuturo pa lamang ng Panginoon sa kanila sapagkat sila po ay nagtalo-talo kung sino yung pinakadakila sa kanila sa kaharian ng Diyos dahil nalaman nila na si Jesus ay mamamatay na, papatayin. Sinong papalit sa kanya? At itinuro ng Panginoon na dapat silang magpakababa. At pagkatapos mayroon silang sinaway ng mga alagad na hindi nila kasama, hindi nila kabilang, sinaway nila. Pero sabi ng Panginoon, dapat silang tanggapin. Dapat silang magpakumbaba sa kanilang mga sarili. Ang sabi nga sa verse 15, tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos
nagtulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon. Ito isang rebuke sa mga alagad na gustong maging bantog, gustong magkaroon ng doktrina na malalalim na pag-aaral, ayaw nilang paistorbo sa mga nilang tinitignan nila pang sarili nilang kapakanan upang sila makilala, mapantog, mahusay mga aral. Pero nakakaligtaan nila ang mas mahalaga. Nakakaligtaan nila ang kanilang mga responsibilidad sa pamilya, sa kanilang mga anak. Pero dito makikita natin, pinagpala ni Jesus ang mga sanggol. Verse 16, at kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Nakita nyo, kinalong ng Panginoon ang mga sanggol at sila'y pinagpala. Pinagpala. Gaano man kaabala ang Panginoon sa kanyang gawain, naglalaan siya ng panahon sa mga mahihina, sa mga sanggol, sa mga hindi kilalang sumasampalataya sa kanya. So ano mga leksyon ang makukuha natin dito? Ang leksyon, pahalagan natin ang pinapahalagan ng Panginoon. Sino pinahalagan ng Panginoon? Ang mga mahihina, ang mga sanggol, kung ituring ng mga malalakas. Matthew 18, verse 12 to 13, ganito ang sabi ng Panginoon. Ano sa palagay ninyo kung ang isang tao ay may, verse 18, 3 to 4. Sinasabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpapakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ito nakakaligtaan ng mga alagad. Nais nilang bumantog, magkaroon ng kaalaman, doktrina, pero nakaligtaan nila ang pagpapakumbaba. Kaya dito, tinuruan silang magpakumbaba sa pamagitan ng pagkilala nila sa mga bata, mga mahihina. Kailangan dito, nais nating maging mataas sa kaharian ng Diyos, dapat tayong magpakumbaba doon sa mga mababa upang sila'y ating itaas. So ano po ang paglalapat nito sa buhay natin? Unang-una, yung pagtanggap sa kaharian ng Diyos, dapat natin itong tignang maigi. Bata ay may katangian na taglay para pagpasok sa kaharian ng Diyos ayon sa ating Panginoon. Ang bata po ay simple lamang, hindi mapagkunwari, hindi mapaghangad. Nasa kanila ang pagpapakumbaba o mababa. Sila'y nakadepende sa mga malalakas. Nakadepende sila sa kalinga at pagmamahal ng malalakas. Kaya ang itinuturo dito ng Panginoon, ang kanyang mga alagad na malalakas ay dapat magpakababa. Huwag nilang bigyan ng prioridad na sila'y mabantog, sila'y manguna, sila'y makilala. Dapat unahin nila paano silang magpakumbaba. Kasi dahil ang nais mong tumaas, dapat magpakababa ka. The way up is down. Tignan nyo ang isang panalangin ng isang salmista kung paano, ano ba ang kanyang hangarin sa buhay bilang lingkod ng Diyos. Psalms 131 verse 1 to 2, ganito ang sabi ng salmista. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamanghamangha. Tunay na aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa, gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. Ang isang tao pong tunay na lingkod ng Diyos, hindi po hambog ang puso, hindi mayabang ang kanyang mga mata, kundi hindi siya nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila.
Yun ang gusto ng mga tao. Yun ang gusto ng maraming lingkod ng Diyos na talagang na, dakila. At ang sabi ng salmista, hindi sa mga bagay para sa akin ay lubhang kamangamanga, kundi ang kanyang sarili, pinapayapa, pinatatahimik ang kanyang kaluluwa, gaya ng inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina. Alam niyo, isang sanggol, pagka nagugutom yan, talagang gustong dumedi yan sa kanyang ina. At pagka nabusog yan, mga kapatid, busog ha, siya po inihiwalay tahimik na himbing na himbing. Ganon din ang isang Kristiyano, kapag ang Kristiyano ay busog, nasa kanya ang kababaan. Tulad ng salmista, ang kanyang kaluluwa ay iniwalay sa loob ko. Ikalawa, siya yun ang unang aral o paglalapat pagdating sa pagtanggap sa karya ng Diyos. Hindi kahambugan, di kahanga-hanga. Pagtanggap sa mga bata, ikalawa, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa mga bata. Kagandahang inihanda para ilaan sa mga mahihina sa kanyang panahon. Alam niyo, kapag kang isang bata, ito'y iyong kinalong. Ito'y itong nilagay sa iyong dibdib, kinarga mo. Ang tendency niya talaga, kanyang ihilig ang kanyang ulo sa iyong leeg. Kung kakalong mo naman siya, kanya namang ihilig ang kanyang buong katawan sa iyong dibdib. Bakit po? Nakakadama siya ng security na mayroong mas malakas na kanyang masasandalan. Ganyan po ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo po'y humihilig sa kandungan ng ating Panginoon tulad ng isang sanggol. Dapat tayo maging mabuting huwaran sa ating mga anak, sa mga mahihina, sa mga Kristiyano na hindi nating kilala, hindi nating kasama sa ating iglesia. Hindi dapat hatulan, kundi dapat palakasin sila. Matthew 18:6, ang sabi ng Panginoon, ngunit sino mang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. Nakita nyo kung gaano kalaga sa Panginoon yung mga mahihina, yung mga walang pangalan, na kung ito'y tisuri ng mga malalakas, eh mas mabuti pa doon sa malakas na sabitan sila ng leeg. At ganun din sa mga malalakas na handang magpakumbaba. Napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan natin sa ating mga anak ngayon, sa mga mahihina, lalo na sa ating panahon ngayon, pandemic, lalo na sa ating lipunan ngayon, ang mga kabataan binubugbog ng iba't ibang karamihang kasamaan sa ating lipunan. Paano natin sila maakay kung hindi natin sila pinapansin dahil hangad natin yung ating sariling kapakanan upang makilala at mabuntog? Kailangan natin silang akayin, mga kapatid. Kung paanong pinagpala ng Panginoon ang maliit na bata, ganon din pinagpapala ng Panginoon ang mga mahihina at mapagpakumbabang mananampalataya. At minamahal ang malalakas na mananampalataya na naglilingkod sa mga mababa at mahihinang mananampalataya. Pagpalain natin ang mga mahihina. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan, salamat po sa inyong salita na inyo pong itinuro sa amin. Sa sandaling ito, nawa kayo po ang malugod sa aming pong buhay. Kayo po, Panginoon, ang mataas. Nawa'y magningning ang iyong pong kababaan sa aming buhay na makita ito na kami maging mabuting huwaran sa aming mga anak at sa mga mahihinang mga kapatid. Kung aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.